Kasalanan, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Patuloy po tayo sa diwa ng Kwaresma. At ang diwa ng Kwaresma, mas matinding pagdadasal, pagtulong sa mga nangangailangang kapwa, at pagdidisiplina, pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ng abstinensya at ayuno. Patuloy po tayo magdasal para matapos na itong pandemyang ito. 2 taon na po tayo naglalakbay. Sa mga namatay, sumalangit nawa sila. Kasama sa mga intensyon si ang kaluluwa ni Reverendo Padre Manuelito Flores, isang paring deboto ng Nazareno. Sumakabilang buhay siya sa nung simula, nagsisimula pa ang pandemya. Gayun din ipagdasal natin ang mga kapatid nating nasa banig ng karamdaman, gumaling nawa sila. Dasal po natin ang kapayapaan sa mundo. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maasahan na giging dalisay at matibay ang iyong sambayanan, hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinapatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon,
Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari. Pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya lagi matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag na isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at padadalang kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 3,000 putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, mahal na Haring Horam, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin niya siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin ito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karuahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa naman sasalabungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan na yung Diyos niyang Panginoon sa Ilog Jordan. At itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba mas malinis yon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali itong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga utusan at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa yung pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauwi sa dating kanyang katawan at kuminis ng kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayon inahanap ang Diyos ng uhaw kong kaduluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa sali ng aking alpat, magpupuri akong lubos. Buong ligod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Nagpupuri kami sa Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taong kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan niyang siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tulungan tayo ng salita ng Diyos. Huwag nating akalain porket katoliko tayo, porket deboto tayo, porket tayo'y palasimba, ito'y garantiya na tayo'y maliligtas. Ang pinakadiwa ang ating kaugnayan sa Kanya.
ang pananampalataya. At ang kaugnayan, pinapalalim, kinakaibigan natin ang Diyos, pinaglilingkuran natin siya, araw-araw tayo nagpapadama ng pagmamahal sa Kanya. Sa ating ebanghelyong napakinggan natin, ayon kay San Lucas, taga dito ka. Sabi ni Jesus, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Sabi niya, nung panahon ni Elias, ang dami-daming balo. Alam niyo kung sinong tinulungan na balo? Ni Elias. Hindi taga dito. Taga Sarepta pa. Sapa. Nung panahon ni Eliseo, ang dami-dami may ketong. Sinong pinagaling? May pinagaling ba sa Israel? Wala. Ang pinagaling pa, dayuhan. Sinaan man na taga Syria. Ang katang ginawa, ginamit ito, galit na galit. Pasensya na po, Lunes ng umaga. Nangingibabaw itong galit na galit kasi. Tinangkapan nilang itulak si Jesus sa bangin. Pero hindi pa panahon ni Jesus. Diretso lang ang lakad niya. Huwag tayong akalain. Akala natin ang mahalaga yung tunay. Pag-iisip natin, huwag natin pangunahan ng Diyos. Akala natin sino ba tayo sa harap niya. Tingnan natin ang unang pagbasa, ikalawang hari, yung kwento ni Naaman. Alam ko po ay hindi natin binibigyan ng atensyon gaano ang unang pagbasa. Baka iniisip natin ang ating pinagkakabalaan pa sa buhay. Pero makinig kayo. Ano ba nangyari kay Naaman? Yung galit, ha? Si Naaman po, maganda yung kwento niya. Proseso ito, mahaba. Hindi ito mabilisan na pagpapagaling. Kaya ang kwento ni Naaman, kwento natin, hindi ito magic, ha? Automatico na, akin na yung gusto kong pagpapagaling. Hindi po. Mahaba pa ito. Katulad ng anumang kwento ng tao at ang Diyos. Si Naaman, commander ng hukbo ng Aram. Sila'y mandirigma at mananakop. Siya'y kilalang mahusay na general. Ngunit, nagkaroon siya ng ketong. Nagkasakit siya, nahawa siya ng ketong. Naapektuhan yung kanyang balat. Alam niyo, yung mga nasa... Mabait siya eh. Mabait siya. Kaya yung mga nasa ilalim niya, kung lalapit lamang siya sa propeta ng Diyos na si Eliseo, nakarating naman. Kaya gumawa siya ng representasyon. So, yung diplomatiko, hari sa hari. Hari ng Aram para sa hari ng Israel. Maraming ginto, maraming pilak. Yung mga mararangyang mga suotin, mamahalin. Alam yung reaksyon ng hari ng Israel? Kasi ang hiling gumaling si Naaman. Galit na galit! Ano ba itong sulat na ito? Ha? Hindi siya naloko doon sa mga ginto at pilak na pinadala. Ano ako, Diyos? Magagawa ko ba ito? Baka. Tapos yung ulterior na motibasyon, baka naghahanap ng daylan nito para sa digmaan. Ha? Baka, ano ba ito? Kaya nga, yun, medyo ko na, lumalabo na. Ang ginawa ng mga, bakit hindi ka dumiretso sa kay Eliseo? Ito naman si Naaman. O sige na nga. Akala ni Naaman, sasalubungin siya kasi general. Sabi ni Eliseo sa kanya, lumumog ka sa ilog Jordan ng 7 beses upang gumaling ka.
Ito naman si Naaman, galit na galit. Ano? Ha? Hindi ba mas malinis yung mga ilog namin dito? Di hama kaysa dito sa Jordan? Hindi lang naggalit na galit, nagdadabog pa. Ha? Si Naaman. Pero nakiusap yung mga tauhan niya. Panginoon, Sir, gawin niyo po ang pinapagawa sa iyo ng propeta. Nagpakababa si Naaman. Ginawa niya ang pinapagawa sa kanya ng propeta. Sa ilog Jordan, siya'y lumubog ng 7 beses. O di alam na natin ang resulta, gumaling siya. Pero narinig niyo ba yung detalye? O tayo mga taong banidoso. O banidosa, o yung kutis natin. O, makinig kayo. Ha, makinig kayo. O, naku. Tinitingnan natin ang kwan. Mukha natin sa salamin. Ano yung description? Hindi lamang pinagaling ng Diyos si Naaman sa Ketongin. Makinig kayo. Ang balat niya na hinilom parang balat ng sanggol. Sanggol. Matanda na siya, tigulang na. O, tingnan niyo yung bata. Ha, nanay, yung anak mo diyang maliit. Yung balat, ganun. Ha, di ba? O, nung binata ka, nung kwan, ang ganda-ganda ng kutis mo. Ganun. Ha? Kaya, hindi lang sinabing, o gumaling kayo. Batang-bata kayo. Ayun. Anong reaksyon ni Naaman? Walang ibang Diyos kung hindi ang Diyos ng Israel. Sa dayuhan pa, sa banyaga pa, itong proseso, itong pamamaraan ng pagpapatibay ng pananampalataya, yan ang ekspresyon. Tayo po, dumadaan tayo sa tanong, sa duda, sa pag-aalinlangan, pero kung sumunod lamang tayo sa Diyos, at sabihin natin, walang ibang Diyos sa daigdig kung hindi ang Diyos ng Israel. Wagas na pananampalataya. Sige po, ha? Patatagin natin ang ating pananalig sa Kanya ngayong umaga. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, dasal natin, palakasin, patibayin mo, patatagin ang aming mahinang at marupok na pananalig. Magsitayin na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito nang may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan,
naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal nang tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang. Sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa intinapin na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Reverendo Padre Manuelito Flores. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turni sa Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo ito ngayon mga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kabatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan. At tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala ng mga pangalan sa binyag, nag-iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo kaligtasan
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.